Yun, what's up guys? Tayo naman ay nagbabalik. Isang panibagong content na naman ang ating gagawin. At isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. So for today's video guys ay nasa biyahe tayo ngayon. So meron tayong meet up kasama ang team ng Nueva Ecija chapter ng ating Riders Club na Sniper 155 Club of the Philippines. So kung dati guys ay ano, yung mga huling vlog natin is nasa Pampanga chapter tayo. Bali lumipat pala ako guys ng chapter sa ibang kadahilanan. So hindi ko na elaborate yung kung ano yung dahilan, pero same ano pa rin naman, Riders Club at ibang chapter lang tayo. Challenging kasi sa akin guys na ano, kasi itong Nueva Ecija chapter is ano, bumabangon pa lang siya. So hindi ko alam kung anong kwento, pero parang ano, hindi nagtuloy dati, o ngayon pa lang siya binubuhay. So alam naman natin na dati is ano, nag-pandemic. Dumaan yung COVID-19 pandemic. So katulad din ng pinagdaanan ng Pampanga chapter guys is ano, inabot din siya ng pandemic. So ngayon is ano, lumalago na siya. So shout out sa mga officers ng Pampanga chapter. Bagamat nagbago na tayo ng chapter, pero magkikita-kita pa rin naman kami guys. May mga time siguro na magkikita-kita rin kami. Lalo-lalo sa mga event namin, sa mga charity. So ayun guys, hindi naman tayo totally umalis sa Pampanga. So kailangan lang din kasi nating ano, buuin tong Nueva Ecija chapter. At wala pa palang ano, mga elected officers dito. So kung di ako nagkakamali, ito pa lang yung unang meetup o eyeball ng grupo. Bali ano, pagpasensya nyo na guys, medyo sinisipon kasi ako. Actually guys, masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. At galing pa ako ng duty, 24 hours duty pa ako. So hindi kasi ako mapakali, kasi matagal na namin tong sineset tong EV na to. Hindi lang talaga matuloy-tuloy, dahil yung ano, yung mga umaattend is hindi umaabot ng 5. Kasi kailangan minimum is ano, 5 riders ang maka-attend para maging counted siya. So ngayon is ano, marami-rami kami ngayon, dahil ang nagpalista ay nasa 11 yata, hindi ako nagkakamali. Ang national media coordinator pa rin namin is si ano, si Pahad. Siya pa rin yung ano namin, dati naming national coordinator sa Pampanga. So nalipat din siya ng Nueva Ecija. At kailangan din yung ano niya, tulong niya doon para tumindig yung Nueva Ecija chapter. At yun nga, hiningan din tayo ng pabor o tulong. So dahil yun nga, nagkaroon ako ng konting misunderstanding, o di ko alam kung anong tawag dito. Basta yun, yun lang talaga. May mga time talaga na hindi para sa'yo. Parang may problema ka. Pero hindi ito tungkol sa vlog natin ngayon. So ito yung ano, first meet up ng Nueva Ecija chapter ng S155
So shoutout din sa ating national president na si President Wes Andrade. So yun, shoutout kay President Glimain ng Manila chapter. So yun lang muna. Hindi ko pa kasi ganong matandaan yung ibang natin officers, lalong-lalo na sa national. So sila pa lang yung nakakausap natin regarding sa Riders Club na to. So tayo ay manggagaling pa ng San Fernando, Pampanga. Ang meetup namin ay dito sa Kabanatuan. So hindi naman na siya abot ng part ng Kabanatuan, parang Santa Rosa, Kabanatuan. So sana umabot tayo. Kasi yung usapan na na start is alas 6. So ang oras na natin ay 6:52 na. So late na tayo. So sabi naman nila, aantayin nila ako. So siguro hindi ko na maabot yung nila, yung briefing nila. So attend na lang tayo po para ma-meet natin sila. Gusto naman yung makakapag-antay mamaya. So pasensya na kayo mga paps, at alam nyo naman is galing pa ako ng trabaho. So di kasi ako nakapag-out kanina ng alas 2. So, hindi ako pinayagan. So yun, habol na lang tayo. Nandito pa lang ako sa Mexico. So pag-out na pag-out ko ng duties, nagbaon na kasi ako ng ng susuotin natin. So kaya diretso na ako. So pasensya na kayo guys sa boses ko. At sinisipon kasi ako ngayon. Hindi nakakuha ng biogesic. Naka limang biogesic din yata ako mula kagabi. Hindi talaga kinaya. Nakakaya lang din kasi sa tropa guys, kasi nga kami ang nagset ng EB na to. Is ako pa yung hindi makakapunta. So kahit na late na ako, is pumunta pa rin ako. Pagaganahan naman yung yung mga sasali dito sa chapter natin na to, itong May Baysia chapter. Kaya konting sakripisyo lang. Pag nabuo naman natin to o maging sulit tayo, is may naman, may katumbas din tong sakripisyo natin na ito. Kahit na ganitong maliit lang na sakripisyo guys, is mahalaga na rin yun para sa grupo. Kasi ako guys, talagang desidido talaga ako na na ipagpatuloy to. So ayoko naman masayang yung mga pinaghirapan ko. Lalo na is official member na tayo ng Pampanga chapter. Yun, mahabang kwento guys, kaya lumipat tayo. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ko sa Pampanga. So mayroon lang talaga tayong dapat na iwasan muna. Bola lang yan. So gaya nga ng sabi ko kanina, kahit na iba na yung chapter natin, hindi pa rin maiwasan na magkita-kita kami, mga dati natin tropa dito sa Pampanga chapter. So kahit safe pa rin sa inyo mga paps. Kaya naman natin ginagawa to guys. Kasi una akong sumali sa club na to is hindi ko may paliwanag yung saya, pero
sumaya ako dito. So iba yung experience na ano na gagawa natin dito. Bukod sa pag-ride is meron ding purpose kasi bakit tayo sumama sa ganitong ano, para sa ano rin, para na rin sa disiplina sa rider. Tapos isa pang habol ko dito is yung mga charity. Siguro pag nabuo namin tong Nueva Ecija na to, ang ipo-focus siguro namin more on charity kami. So hindi kami magpo-focus gaano sa rides. Kasi sa charity, bukod sa nakatulong ka na, nakapag-rides ka pa. So double purpose. So ang sarap kasi sa feeling guys na ano, na nakakatulong ka. Bukod sa nagagampanan mo na o nagagawa mo na yung passion mo sa pagmumoto, at the same time is ano, nakakatulong ka pa. So masarap dun din sa feeling guys na sa maliit na halaga o maliit na bagay is ano, makakatulong tayo. So dito sa chapter o sa buong club, hindi naman tayo mayayaman dito, pero sabi nga pag pinagsama-sama is malaki din siya at makakatulong din siya kahit papaano. So siguro sabihin na natin na ano, kasi yung club number ko is nasa 800 na eh. So meaning to say na nasa 800 na nga yung members ng club na to. So sabihin na natin na 800. Sa 800 na yon, kung nagbibigay ng tig-100, pagka lahat is nagbigay ng 100, ang laki ding ano, bagay yun guys. Kahit na ano, na hindi naman tayo mayaman, at least pagka ano, pinagsama-sama yung ambag ng bawat isa is ano, makakatulong siya. 1 hour later. So yun guys, ang update natin ngayon ay andito pa lang tayo sa parating Arayat. So patapos ko lang kausap yung isa natin tropang natin din doon. So bali sumabol din siya at yun, kakarating din niya. So yun, dati rin natin yung tropa yun sa Pampanga chapter. So kasama ko siyang lumipat. So update ko na lang kayo mamaya guys pagdating ko doon, at focus muna ako sa pagdadrive. At medyo traffic mula kanina hanggang dito sa Arayat. Hindi tayo pwedeng mag ano, top speed. Pagod din. 1 hour later. So ayan guys, nandito na tayo sa ano, San Leonardo. At napapashare tayo ng location at malapit na rin dito. So inabot na tayo ng alas 8. Hirap din kasi magbiyahe guys ng ano, ng ganitong oras. Daming lubak. Share ng location tayo. Malapit na rin siya dito eh. Dito sa part na to ay ano, mas kampante na tayo, yung naganda yung daan.
katulad kanina na galing tayo ng Kapyaw, San Isidro, kain. So naghain tayo, hindi na tayo dumaan ng Kapan. May mga part kasi dyan ng kalsada na no, bigla na lang luba. Kaya kanina ilang beses akong ano, naluba. Lamig. Lalo yata tayong lalagdanin dito. Sigurado dito magating natin sa bahay. Lagnat pa more. Ilang ilaw tong mga to. Magkano lang naman yung ilaw, pero ewan ko bakit meron tayong mga kapwa driver o rider na ano, hindi man lang nila pinagkagastusan yung motor nila. Kasi po safety purposes naman yan guys. Siyempre para na rin sa ano, sa kapwa mo driver. Kasi cause ng accident yan guys, hindi ka makita sa klasada. So sana maging visible tayo. Para nang sa ganun safe tayo na ano, na makakating sa pupuntahan natin. Para sa akin kasi guys, for safety natin is hindi, huwag natin tipirin. Kasi dapat mag-invest tayo sa ano natin, sa safety natin. Para nang sa ganun is ano, ligtas tayong makauwi sa mga pamilya natin. So ako kahit na mahal yung mga riding gears natin, pero pinaglalaanan natin guys, kasi nga kailangan natin sa pagmumotor. So kailangan natin mag-invest sa safety natin. Shield. Huwag na magpas tayo eh. Alam ko di naabot ng kabanatuan yun eh. Dito lang yun sa may bungad. Yan ang bigis oh. Ang S150. Dente. So yata Shell. Ano kaya yata yun? Wait. Ito ba yun? Ito na pala yun, Shell Select. Napasobra tayo.
Ha? Di na? At dito guys ay napag-usapan namin kung ano yung mga plano sa club. Dahil kami ang pioneer, pag-usapan na rin namin kung ano yung mga rules and regulation ng club. Kung ano yung target namin at yung vision ng club. So ayun, bali ano pala, siyam kaming lahat na nakapunta at yung iba is nagsi-uwian na at may mga trabaho pa. At yun, napag-usapan na rin namin yung magiging election ng officers sa susunod na lang siguro na eyeball. So bali guys, ngayon ko lang tong na-meet tong mga ka-meetup natin ngayon. So pangalawa na palang ipin nila to. At nung nakaraan is ano, nasa lima lang yata sila. At yun, medyo marami-rami na ngayon. At itong mga natitirang mga desidido talaga ay yung mga nandito ngayon na ka-meet up natin. So, sa next AB siguro, lahat ng mga nandito ay magiging officers. So, abang-abang nyo guys at kung kailan tayo mag-i-elect. Alright guys, nandito tayo sa ano, pauwi na tayo. Katatapos lang ng EB namin, so tapos kami ng alas 10 kanina. Dumating ako ng alas 8 at inantay muna nila ako. So yun, napag-usapan namin tungkol sa mga rules ng ano ng sa club namin, saka yung butuhan ng officers.